Sa maikling stint ng mamang ito sa FIBA World Cup, napansin naman natin kung gaano kalakas dumagundong ang Araneta o Moa sa bawat bigkas ng pangalang Austin Reeves. Kaya napatanong ako, bakit nga ba biglang naging matunog ang 6'5 na shooting guard na ito ng Lakers? Na kahit saan magpunta, ay ginagawang home court kahit na bagong salta lang siya. 2 years pa lang in the NBA and yet, panghaligi na ng basketball ang marka. Magandang araw sa inyo, this is Shad TV, tara't pag-usapan natin si Austin Reeves. Pero bago tayo mag-umbisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang 1xBet. Tara't gawin nating mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumayari ito sa mga paborito mong kuponan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi, at matsambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleague, PBA at marami pang iba. Kaya kung interesado ka, i-click lang ang link sa ibaba dahil madali lang din mag-register dito pati mag-cash in at mag-cash out via GCash. At kung nababahala ka naman kung safe bang maglagay ng pera dito, huwag mag-alala dahil lisensyado ito at legal sa Pilipinas. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. Nagsimula ang story ni Reeves sa kanilang munting bayan sa Newark, Arkansas kung saan sa high school pa lamang niya ay nag-ukit na siya ng markang hanggang ngayon ay nasa kasaysayan pa rin ng Cheddar Ridge. Binitbit niya sila sa back-to-back 2A state championship at isang beses pa nga ay umiscore siya ng 73 points sa isang triple overtime game kontra Forest City High School. Naging household name na talaga si AR sa murang edad pa lamang. He averaged 32.5 points, 8.8 rebounds and 5.1 assists sa huling taon niya as an amateur. Impressive na mga numero, diba? Ang kaso nga lang, nasa 3A basketball category lang ang pinaglalaroan niyang liga. Ibig sabihin walang masyadong challenge at maliit na tournamento lang ito para makahatak ng Division 1 scouts para sa kolehiyo. Kaya dahil dito, tatlong kuponan lang ang nagka-interest kay Reeves, kung saan kalaunan pinili niya ang Wichita State. At doon, nagsimula ang kanyang collegiate career bilang isang 3-star recruit. Pero ang dominant siya sa high school ay hindi niya nadala rito. Dahil na rin sa pabalik-balik na shoulder injury, he only averaged 4.1 points per game sa unang taon niya rito. He was playing limited minutes and coming off the bench but when given the chance, walang sinasayang na minuto si AR. Sa isang laro nga nila sa pangalawang taon niya sa Wichita, kumamada siya ng 7 three-pointers sa first half, making history and breaking the record sa kanilang prangkisa. But despite this, hindi pa rin natin maikakailang average ang naging performance niya sa kolehiyo. Ikumpara sa 30 plus points na average niya sa high school, walang wala. Kaya naman after 2 years sa Wichita, lumipat siya ng Oklahoma. And during his redshirt year, nagpalaki ng katawan si Reeves, putting on 20 pounds o 9 kilos para maghanda sa darating na season. At ang transformation na iyon paid off. Sa unang taon niya sa Oklahoma, nag-average siya ng 14.7 points, 5.3 rebounds and 3 assists. At sa huling taon niya rito, pinangunahan na niya ang team sa points, rebounds and assists. Kaya from a mere bench warmer sa Wichita, naging main man siya ng Oklahoma. Kaya naman kahit na may isang taon pa dapat siya sa kolehiyo, hindi na niya yun ginamit at dumiretso na kaagad sa 2021 NBA draft. Pumasok siya rito with high hopes but unfortunately, hindi natawag ang pangalan niya. Buti na nga lang matapos lang isang linggo, binigyan na kaagad siya ng Lakers ng 2-way contract dahil nasasayangan din sila sa potensyal ni AR. Pero alam nyo bang naging interesado rin pala ang Detroit sa kanya? Hawak ng Pistons ang 42nd overall pick noon. Pero binakura na ng Lakers si Reeves the night before the ceremony. And with the choice between Pistons and Lakers, no-brainer para kay AR na piliin ang LA. Ano ko nasabing no-brainer? Matagal na kasi siyang Laker fan at ang basketball hero pangaraw niya ay si Black Mamba. Kaya naman this was a dream come true para sa kanya. And he wasted no time na ipakita ang potential niya sa NBA. Nagsimula siya sa Summer League averaging 7.5 points, 3 rebounds and 2.1 assists. At dahil sa magandang showing niya rito, in-upgrade ng Lakers ang kanyang 2-way into a standard NBA contract. And napansin ko lang, sa unang taon pa lamang niya sa regular NBA season, nabigyan na siya ng mahabang playing time. Considering na he was undrafted at playing alongside 3 future Hall of Famers na sina AD, Westbrook at LeBron, which showed na malaki ang tiwala ng management sa kanya. At nakatulong din na nag-eeksperimento ang Lakers noon sa lineup nila. He started almost every game ng LA and throughout that time, pinakita ni Reeves kung ano ang kaya niya. Ilan sa mga notable highlights niya ang game-winning 3 na ito against Dallas at ang best performance niya sa season na iyon against Denver Nuggets kung saan tumabo siya ng 31 points, 16 rebounds and 10 assists sa isang road win. Kaya ito kasama ang flashes of greatness na pinakita niya sa unang taon niya sa Lakers ang nagbigay daan para bansagan siyang Hillbilly Kobe. He was consistent para sa prangkisa despite the struggles ng Lakers sa season na yon. Isa si AR sa bumuhay sa natutulog na opensa at depensa ng tumatandang lineup ng Lakers. Ang kanyang mga tres, hustle plays at sa murang edad pa lamang, he showed toughness na matagal na wala sa kanila simula nang magretiro si Bryant. Ito ang mga dahilan bakit mabilis naging fan favorite si Reeves sa NBA. At pagpatak ng 2023 season,
Mas nasemento pa ang role niya para sa kanyang kupunan. Matapos ang roster shakeup ng Lakers kung saan nawala si Westbrook sa lineup, mas nagkaroon ng chance ang magpakitang gila si Reeves. Pero personally nung una, medyo duda ako sa kahihinat na noon ng karera ni AR. Hindi dahil wala akong tiwala sa potential niya, pero may tendency kasi ang media na i-overhype ang mga role players ng Lakers. Tulad ni Kyle Kuzma, ang laki ng build-up pero hindi naman nakasabay sa hype. Kaya naman sa punto ngayon, marami pang kailangang patunayan si Reeves para sa akin. Kahit na solido na ang fanbase na nabuo niya, patunay nga nang mag-finish siya sa top 10 ng All-Star voting. Naungusan pa nga niya si Ant at CP3. Biruin niyo yon, ganoon na kaingay ang pangalan niya noon despite only averaging 10 points a game. Pero what I am sure of ay kung gaano siya ka-importanting pyesa ng Lakers last season. Without Westbrook, si AR ang naging primary ball handler ng Lakers. Kaya mula 10.5 points and 2.1 assists na average before the All-Star break, naging 17.6 points and 5.5 assists per game pagkatapos. At zoom in tayo sa mga highlight performances niya. Una nung magtala siya ng 35-6-6 against Magic, kung saan siya ang umiskor ng huling 10 puntos ng Lakers para ipanalo ang larong yon. Pero ang mas tumatak sa akin ay nanggawin niya ito kontra sa former teammate niyang si Patrick Beverley. Matapos makapuntos ng floater, inasar niya ito signaling na he was too small para depensahan siya. Which in reality, ay bawi lang talaga ni AR para kay LeBron dahil ganito rin ang ginawa ni Pat Bev kay LBJ sa nakaraang game nila. Kaya si Reeves ang matagal nang inaantay ng Laker Nation. Multidimensional ang laro niya. Pwedeng pang 1, 2, o kahit 3 sa small ball ng Lakers. He has great ball handling skills, may underrated na passing, magaling na court general, decent attacker, at syempre reliable na 3-pointer. Pero what's often overlooked sa laro ni AR ay ang kanyang ability to draw fouls. Last season, nag-average siya ng 6.3 free throw attempts a game, which is the 20th best sa NBA noon. Better than Kawhi, KD, Harden, and even LeBron. But beyond his clutch threes and his stats, ang pinaka-impressive kay AR ay ang kanyang work ethic. Hindi naman kasi genetically gifted si Reeves. He has below average athleticism, a 3-star recruit coming into college, undrafted sa NBA, and had to fight for a starting spot sa isa sa mga pinakamalaking prangkisa sa NBA, ang Lakers. Sa lahat ng punto ng kanyang basketball career, hindi naging madali para sa kanya at kinailangan niyang paghirapan. Kaya naman ang kasigatan niyang tinatamasa ngayon, hindi lang sa NBA kundi pati sa buong mundo, ay produkto ng sakripisyo at mga pinagdaanan niya. He defied the odds at isang buhay na patunay si AR na hindi mo kailangang maging pinakamalaki, pinakamabilis, at pinakamataas tumalon para gumawa ng pangalan sa NBA. This is exciting times para sa Laker Nation, kaya abangan natin kung ano pang ibubuga ng isang Austin Reeves.